Okay, sige, maganda yan. Oh, via Skype tayo ngayon with Ma'am Charo Lagamo ng Cebu Pacific. Ma'am, good morning, may buntag. May buntag, can you tanan? Okay, sige. Marami nagtatanong. COVID Radio, Cebu Pacific, anong mangyayari kapag nailift ng ECQ, magiging general community quarantine? Hopefully, wala ng problema by May 15. Open na ba ang Cebu Pacific? Ano po ang magiging sistema niyan? Dahil meron na tayong tinatawag na new normal life. Ma'am Charo. Yes, well, we are waiting for direction na nakikipag-ugnayan tayo sa mga otoridad kung papayagan ba ang passenger flights sa GCQ. Dahil dito sa mga lumalabas na mga reports and all of the guidelines, it is not explicitly stated kung papayagan ba or ano ba ang magiging siste kumbaga sa passenger flights. But as soon as we are allowed to, we do intend to restart our operations once we get that go signal. Okay, so habang pending, wala pang go signal, wala pang schedule ng mga flights, domestic at international, Ma'am Charo? Well, sa ngayon, wala tayong operations. Okay. Naglalatag na kami or naghahanda na kami para sa mag-restart ng operation. So, tinitignan na natin ano yung mga ruta na mag-uumpisa at more importantly, ano ang magiging mga pagbabago sa operations, sa procedures, at kung ano ang mga bagong kailangan gawin, no? Ng mga air travelers to adapt to the precautions, the health and sanitation and health security checks that need to be done as learnings from COVID-19. Okay, narinig ko po na nagsalita si Secretary Mon Lopez sa kabilang istasyon about optional na mga employers na magkaroon ng mass testing sa lahat ng mga empleyado, pati na rin sa mga customer, halimbawa ng mall. Ngayon sa mga eroplano naman sa Cebu Pacific, ano po ang magiging siste kapag tuloy-tuloy na't magbubukas, may mga flights na, Ma'am Charo, lahat ng mga pasahero ba ay mag-undergo na tinatawag na testing para sa COVID-19? Well, hindi yan yung nilalatag pa natin ngayon. No? Okay. There are precautions that will be done. There will be changes that will happen. But with regards specific to testing, yung kumagayang rapid testing, yan ay kailangan nating pag-aralan at tignan. And more importantly, kailangan nating i-assess ng maputi kung may kakayanan ba ang airlines tulad ng Cebu Pacific na gumawa ng mass testing. Kasi hindi naman ito parang ordinary employee, ite-test mo agad. This needs some degree of skill or expertise to do a testing for ADC. Okay. Yung sistema naman kung sakasakaling full operational na sa new normal life ng mga Pilipino ang Cebu Pacific, Ma'am Charo, sistema sa loob ng aeroplano, bakante ba yung middle seat? Ganun ba gagawin natin? Yan yung isa sa mga bagay na ating tinitignan, no, as part of observing physical distancing, especially okay. Inside the aircraft. Ang magiging consequence kasi niyan is yun nga, yung mababawasan yung pasahero sa loob ng aeroplano. And for now, to the what we're looking at is that to the extent possible, we will try to keep the middle seat vacant. Kumbaga siya na yung huling ibibigay. But that's only to the extent possible. There are other precautions we are looking at. Halimbawa ay yung lahat ng pasahero, pagtungtong pa lang sa airport, kailangan naka-face mask na hanggang pagbaba dun sa destination nila. Meron na rin tayo mga precautions na especially pag boarding, na hindi na tayo yung pipila. Di ba dati, rows, 16 to 30, pipila lahat. Hindi na ganun. Tatawagin kayo by row, tapos ang pila niyan is yung meron kang distance from the person in front of you in the line. Okay. The other thing is, we will strongly also urge passengers na wag na kayong mag-check-in sa airport. You do it online. Okay. Before you get to the airport, para as much as possible, diretso na tayo sa gate. Okay, so again, kung hindi sila, ito ba'y
kinakailangan mandatory online na or meron pa rin check-in? Pwede pa rin silang pumunta sa mga check-in areas ng Cebu Pacific? Well, pwede pa rin naman. No? Okay. Meron naman tayo sa airport yung check-in, self-check-in kiosk. Okay. Yun, pwede doon. Pero kasi the intent here is to limit the number of contact or limit the contact with other people or yung ground staff. Kasi that's a way na ma-lessen natin yung risk of infection or contamination. Okay. Kung sakasakali mag-check-in sila, anong sistema naman doon sa kiosk na tinatawag din yung ma'am sa loob ng airport? So, yung kiosk, yun pa rin yung dati nating kiosk. Okay. No, bagaman ngayon, okay, maya-maya na ang pag-disinfect niyan, paglilinis niyan. So, you check in, yung pasahero mismo will do the check-in on his or her own. Ipiprint doon yung kanyang boarding pass and then diretso na siya sa gate. And then, pagdating sa gate, ganun din, meron tayong mag-o-observe tayo ng physical distancing dun sa waiting area. So hindi mo meron parang kumbaga parang one seat apart or may distansya ka from the other passengers na kasama mo sa flight. Okay, how about yung mga crew ng Cebu Pacific? Gaano po kaigi ang proteksyon na kanilang isusuot, no? Itong mga PPEs meron na rin. Yes, no, yan yung sinasapinal natin. Kahit naman before the quarantine period started, talagang naka-face mask na, and talagang we've ramped up the health checks and the processes and the medical, and may laya yung aming cabin crew to go through medical checks if they feel sick or they're not feeling well. But in the new normal, yes, yung crew namin ngayon, if you go to the airport, yung crew namin ngayon, yung ground staff, talagang nakaano sila, face mask, face shield, gloves. So, ano talaga, mas marami silang suot na PPE. And so that is going to be part of the new normal once we resume operations. Okay. Yun na, may option na babakantihin yung middle seat sa loob ng eroplano kung sakasakaling mag-ooperate na full operation na lang. Whenever it is possible. Kasi ang exception dyan, halimbawa, ay kung may mag-anak, isang pamilya na sabay-sabay magbabiyahe, syempre, hindi naman natin pwedeng hindi, kunwari may maliit na anak, no, may baby, hindi naman pwedeng hindi niya katabi yung kanyang mommy or daddy. So, it is whenever it is possible. Okay. Sa ganong klaseng sistema, ma'am, may mga pangamba yung iba. Baka mawala na yung mamatay na itong tinatawag na piece of fair. Masa lang dito sa mukhang pamasahin ng mga budget airlines katulad ng Cebu Pacific. Kasi nga, lahat ng mga kababayan natin ngayon, gustong-gusto na magbakasyon. Kung may open na ngayon na mga airline company katulad ng Cebu Pacific, o kung may mga murang ticket dyan na pumuntang Davao, pupunta ng General Santos o kahit saan. Meron pa bang piece of fare, ma'am? Sakasakali? Nako, magandang tanong yan. Well, kasi nag-umpisa itong pangamba na to, no, itong tanong na to, dahil naglabas yung International Air Transport Association ng outlook na baka dahil dito sa social distancing sa loob ng eroplano, mas konti ang pasahero. And so, baka nag-express sila ng kanilang concern na baka tumaas ang pamasahe. For Cebu Pacific po, or dito sa, lalo na dito sa Pilipinas, una po, napaka-price sensitive ng mga Pilipino. So, hindi naman tayo pwedeng, kailangan conscious tayo na ito lang, may hangganan ang kakayanan ng mga kababayan natin na nagmagbayad ng pamasahe. Pangalawa, mandato po ng Cebu Pacific, it's been the reason for our existence na mag-offer po tayo ng pamasahe na affordable at accessible sa lahat ng Pilipino or sa lahat ng taong gustong sumakay. And third po, the more po, lalo na ngayon na meron pang mga concern na naku, natatakot akong lumipad kasi baka magkasakit ako, all the more that we have to entice people to travel, and one of the ways to do that is to continue to offer compelling airfares. Alright. Habang inantay natin yung guidelines, no, kautusan mula sa IATF, kung balik na sa operasyon ang Cebu Pacific, do we expect na limited lang ang biyahe ng aeroplano? Well, initially, no, for the first month at least, when we are able to restart our operations, yes, so hindi siya yung
babalik to 100% pre-COVID or pre-quarantine days. No? So, gradual ang ating start-up. So, yes, no, may limited lang muna yung ating flights. And then we will ramp up, we will increase those flights when we see na talagang ano na, nagkakaroon na ng demand. Okay. Unahin ba natin domestic flights, ma'am, or pati na ang international flights, balik na rin? Initially po, domestic. We will update po kung kailan po magre-restart ang international operations. Okay. Update lang tayo doon sa travel fund. Not yet final pa, Alcio. So, we will make the announcements. Alright. Update lang tayo doon sa option na ipasok nila sa travel fund. Up to when nila pwedeng gamitin yon? Well, actually, any time. Ah, yung travel fund. Okay. Even if your flight, kunwari ang flight nila, Aljo, kasi may mga nare-receive nga tayong concern na, naku, yung flight ko, April 20 pa, hindi ko na-manage online. So, pwede po natin, kumagay yung ticket niyo po, valid po yan. So, for as long as your flight was canceled, kahit na lumipas na yung inyong original travel date, pwede po ang options na yun, pag-canceled ang flight. So, pwedeng mag-travel fund, pwedeng mag-rebook, pwedeng mag-refund. Yung travel fund po ang we are recommending as an option dahil convenient po siya. Kumbaga hindi nawawala yung value ng inyong pera. And yes, you can continue to do that. You can still do that whether your flight is upcoming pa or kahit lumipas na po at hindi nakaligtaan pong i-manage online before the flight. Okay. Mensahe na lang, Ma'am Charo, sa lahat ng mga suki ng Cebu Pacific po. Well, again, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng kumbaga yung pag-iintindi at pang-unawa sa sitwasyon po ng mga airlines ngayon. We are committed naman po na mag-resume ng operations and we're committed na when we restart operations under the new normal, there will be precautions that will be taken to ensure na ligtas po ang ating pagbabiyahe. For now po, sana humihingi po kami ulit ng pang-unawa dahil nga dito sa mga refunds, sa mga pag-process nito na talagang sarado po kasi ang ating ticket offices and we are appealing for understanding na sana bigayan tayo dito sa sitwasyon na medyo hirap po tayong lahat and sa ating pagtutulungan ng bayanihan, that's the only way we can all move forward. Thank you, Ma'am Charo. Lugarta, may buntag, ma'am. Dagang kayo salamat. Ingat. Thank you. Dagang salamat po.